Good morning mga tito. So ngayon po, nandito na po tayo sa stage na magbabakuna na po tayo ng mycoplasma. Okay, yung Fvax MG. So ginagawa po namin, salbahe no. Okay, ginagawa po namin, practice po namin. Patingin nga niyan, ano yung telmicosin. Yan. Bago po kami magbigay ng bakuna na mycoplasma or Fvax MG, yung mycoplasma live, nagbibigay po kami ng telmicosin. Okay? Ayan, nagbibigay po kami yan. So, kung mapapansin nyo, ayan, bigay kami ngayon ng antibiotic. Pero, ito po ay bago lamang po kami magbigay ng Fvax MG. Kasi, mga tito, alam niyo naman po ang mycoplasma, kailangan po kasi i-clear niyo po muna yung kanilang mga track. Bugawin mo nga diyan para lumipad. Bugawin mo nga. Ha? Kailangan po i-clear niyo po muna yung track nila nang sa ganon, pag nagbigay po tayo ng mycoplasma live, isigurado po tayo na very much effective yung ating bakuna. Okay, so ayan po. Ayan sila oh. Okay, yan na po sila. Medyo malalaki na. Okay. Ah, mapapansin nyo. Ganyan sila, no? So, this is the time na kami po ay nagbibigay ng antibiotic. Kasi nga po, we try to clear first yung track nila sa mga existing na mga mycoplasma bacteria. Nang sa ganun, maklear muna yan. Pag naklear yan, saka po kami babanat ng Fvax MG. Okay? Actually, kinumbine ko yung dalawang telmicosin eh. Okay? Meron akong binili na isang telmicosin na powder. Tapos, ginamit ko yung telmicosin na liquid. So, double to. Double action to. Kumbaga, para siguradong walang kawala. Okay? Walang kawala ang mycoplasma na bacteria. Ganyan po ang aming practice mga tito. Ah. So, ayan po yung mga sisyo natin. Nandito sila. Papalamig. Siyempre, alam niyo naman po ang sisiw. Kung saan po malamig yan. Ha? Kung saan malamig, dun yan. Okay, ano. Yan sila, oh. Diba? Okay. Yun, hanggang dun po yan. Actually, in preparation po to sa banding dahil malapit na po ang band. Nakabukas yung ilaw dyan. Ito, nakabukas, oh. Patay may ilaw. So, in preparation po sa banding, pinakamaganda, since nasa season na po tayo ng banding, unahan na natin yung mga banding, ano, banding team na magbigay ng Fvax MG or mycoplasma live. Okay? Nang sa ganon, hindi na po tayo nakukontaminate. Kasi pansinin nyo, mga tito, during wala pa yung banding, healthy. Ewan ko lang kung napansin nyo to, ha. Healthy sisiw ninyo. Talaga namang wala kayong masabi. Tapos, pagdating ng banding team, syempre, uhulihin nyo yan. Ma-stress yan. Number one, ma-stress po yan. Okay? Number one na po yan. Tapos, may dala pa pong bacteria yung banding team. Hindi naman po sa sinisisi ko sila, pero wala tayong magagawa since sila po ay talagang umiikot. Ano? Umiikot po sila sa mga farm. Hindi nyo naman po masabi kahit na anong biosecurity natin sa mga yan. Yung sa akin nga, pinagsusuot ko po sila ng ano, chemical suit. Okay? Chemical suit pa ho, ah. Imagine niyo ah. Para lang makasigurado ako. Ngayon, kung hindi nila kayang suotin yun, eh wag na kayo mag-banding sa akin. Ganun lang kasimple yun. Diba? Kung hindi nyo kayang sumunod sa aming protocol, eh wag na po kayong pumunta sa farm namin para mag-banding. Ngayon lang kasimple yun.
Kung kaya nyo sumunod sa protocol namin, well and good. Pwede kayong magbakuna, banding. Ngayon, kung ayaw nyo sumunod sa amin, wala po kaming magagawa. So, ayan po mga tito ah. Sa ganitong stage ng buhay ng CCU natin, kailangan po ay nagbibigay na po tayo ng mycoplasma vaccine. Okay? F-Vax MG to be exact. Pero, uulitin ko, bago po tayo magbigay ng F-Vax MG, yung mycoplasma live, siguraduhin nyo po na magbigay muna kayo ng Thylmicosin phosphate. Okay? Kailangan nyo po yan. Just to clear yung kanilang track, yung track po nila para wala po talagang sabit. Mahirap po kasi kung magbibigay kayo agad ng vaccine nang hindi kiniklear. Okay, ngayon, ang tatanungin nyo, akala ko ba hindi kayo nagbibigay ng antibiotic? Nagbibigay kami ng antibiotic pero dito lamang. Okay? Tsaka we don't do that as a prevention mode. No, it's a treatment mode. Okay? Okay? Treatment mode kahit wala silang sipon. Just to clear yung track nila para pagbigay namin ng F-Vax MG. Okay mga tito? So, tandaan nyo po, iba po ang nagbabakuna. Okay? Sa gantong stage, nakakapanghinayang pag mapapabayaan nyo pa to. Ha? Ayan o, huling-huli o. Ha? So, nag-inuman sila. Dito nakatago. Okay, makikita nyo yung mga sisiw o. Nasa wild talaga sila. Malamig yung area namin. Okay? Kita nyo naman. Ha? Talagang nasa natural state sila, no? Ha? So, wag na wag nyo pong kalilimutan na magbigay ng live mycoplasma vaccine. Ano po yon? F-Vax MG. Yun nga lang, medyo may kamahalan siya. Okay lang. Di ba? Ang laki naman na matitipid mo. Sabi nga nila, it's better to invest on the vaccine than gamutin mo ng gamutin dahil may sakit ang manok mo. Okay? At saka, ang pinaka the best po na prevention is ito pong vaccine. Okay? We are giving them 3 days po sunod-sunod na Thylmicosin phosphate. Okay? Just to clean that track ng mga sisiw natin na lumalaki. Nang sa ganun po, pagbigay natin ng F-Vax MG is napakaganda po ng resulta niyan. Okay? Ngayon, ano po ang proseso? Since nagbigay kami ng 3 days nito, okay? 5 days po bibigyan namin sila ng liver tonic kasi binigyan namin ng ng antibiotic. Bibigyan po namin ng liver tonic 'yan para matanggal yung toxin ng antibiotic. Okay? Ikiklean namin sila sa umaga liver tonic, sa hapon sa tanghali anti-stress, sa bandang hapon bibigyan po namin 'yan ng Abibus, alternate po 'yan o kaya naman probiotics. Para nang sa ganun, ibalik namin agad yung namatay na bakterya sa kanila. Okay, pero tandaan nyo, magbigay kayo ng liver tonic. Okay? Ang liver tonic po ay siya po ay nagtatanggal ng toxin sa liver ng inyong mga sisiw. Okay? Marami pong mga brand dyan, bahala na po kayo kung ano gusto nyong gamitin. Nasa sa inyo po yun. Pasaang sa amin lang po ay magpaalala po sa inyo kung ano yung mga magagandang ginagawa or ano po yung mga tama at dapat ninyong kinikilos pagdating sa pag-range ng inyong mga sisiw. Nang sa ganun, healthy po. Yan, nakita nyo naman. They are so healthy, yung mga sisiw natin. Ayan, no? Diba? Paka-healthy nila. Wala akong masabi. Diba? Walang problemang gumastos. Basta ika nga nila dapat gastusan. At saka baka mamaya,
ang ginagastos sa ninyo puro zombie na, wag naman ganun. 'Di ba? Ayun no, pulang-pula yung mukha oh. Wala masum na. So dapat mga tito, ugaliin po natin 'yan. Sabi ko nga, ito pong programa ko ay produkto po ito ng pag-aaral number 1 ni Brother Baby, okay? Tapos in-adjust ko na lang po ito sa sistema ko. Meron po mga konting adjustment. Excuse. May mga adjustment po akong ginawa dito. Siyempre, hindi naman po kami parehas ng lugar. Diyan, nakabukas yun dun, oh. Sa dulo, sa kanto. Baka makalabas yung sisi, pumunta sa kabila. Okay, hindi naman po kami parehas ng lugar. Okay? So, ginagawa ko po, number one, nung una, pina-test ko po, nagpa, ang tawag sa ganun, yung... Ang tawag dun yung bubuksan yung sisiw. Tapos titignan yung mga, kung ano yung mga sensitive sa kanya, ano yung mga tumatamang sakit. Okay, and then from then, sinabi ko kay Brother Baby yung mga problema, o ito yung mga tumatama sa akin. O binigyan niya ako ng, kumbaga ano, reseta. Okay, reseta, parang reseta. O yun, tapos in-adjust ko na lang sa date. Kasi po, tandaan nyo, uulitin ko mga tito, when it comes to vaccination program, timing is everything. Okay? Pag hindi po tama ang timing ninyo, naku po, wag naman po, baka maunahan kayo ng problema. Okay? Dapat po, siguraduhin ninyo na ang problema ay lagi ninyong uunahan. Hindi po uunahan na nagbibigay ng antibiotic, hindi po. Uunahan nyo po in a sense na magbibigay kayo ng bakuna. Okay? Yun po ang tama. Hindi po yung inuunahan nyo, nagpipreventive kayo ng ano, ng antibiotic. Mali po yun. Hindi po magiging healthy, bagkus ay mababasag po ang atay ng inyong mga alagang mga sisiw. Basag po ang atay niyan. Tsaka weak po yan, sigurado po yan, magiging weak po sila. Hindi po yan kasing ganun kalakas magsipalo. Okay? Ang sistema po, hindi yung inaasahan natin, baka hindi natin ma-achieve dahil nga po sa sistema na ganun. Okay, ang akala natin ay tamang-tama yung ginagawa natin dahil tayo ay nagpe-prevention ng antibiotic, pero sa totoo lang po, nasisira po ang atay nila. Okay, kita nyo naman, oh, ayun yung mga tae nila, oh, yung mga droppings sila, oh. Ang ganda, oh, di ba? Oh. Ayan, oh. Meaning, tama po yung sistema. Okay? Walang problema. So, bago na po dumating ang problema, since nagpapalit na po ng weather, papansin ninyo, nagpapalit na ng weather, this is the time that we can give mycoplasma vaccine. Pero bago magbigay ng mycoplasma, ugaliin po natin, nasa programa po namin yan, na mag-clear muna ng thylmycosine phosphate. Okay? Itong sa akin, pinag-combine ko siya. Isang liquid na thylmycosine, tsaka isang powder na thylmycosine phosphate. Just to be sure. Okay? 3 days lang po ito ginaganap or ginagawa, mga tito. 3 days lang to. Ito po ay treatment kahit wala silang sakit. Okay? Treatment po ito nang sa ganon ay ma-clear natin yung mycoplasma sa kanilang mga truck. Para pagkabigay natin ng mycoplasma vaccine, boom! Napakaganda po ng resulta niyan. Siguradong sigurado po ako, hindi kayo manghihinayang sa ginastos nyo. Dahil ang mahal-mahal ng mycoplasma vaccine, tandaan nyo ang mahal niyan. Ha? Napakamahal po na bakuna yan. Hindi po yan mura, mga tito. Mahal po yan. Kaya dapat tama po, tama ang diskarte natin. At ito po ay isa sa mga diskarte na tinuturo namin. Para sa ganun, mas marami pong makinabang na mga nagmamanok. Okay mga tito? So sana mga tito ha, nag-enjoy kayo uli at nakita niyo yung sistema namin. Ganito lang, wild as much as possible, tamang diskarte, okay,
hindi tayo nagbibigay ng preventive sa antibiotic, bagkus ang preventive measure natin is yung pagbibigay ng bakuna. Okay, at isa po dito, prerequisite po talaga to, na pag nagbigay kayo ng mycoplasma, make sure mga 10 days before giving mycoplasma, magbigay po kayo ng telmicosin phosphate. Okay, make sure po yan. 10 days before, ano po? 10 days before. Tandaan nyo po ah, hindi po pwede na magbibigay kayo ng antibiotic ngayon tapos bukas. Hindi po, mali po yun. Pagbigay po ng let's say 3 days, 3 days ka magbibigay ng antibiotic, tapos i-clear mo siya ng 10 days kasi 7 days lang withdrawal period eh. Ginagawa ko 10 days. 10 days mo gawin. Tapos saka ka ngayon magbigay ng ano, ng F-Box MG. Nako, suwabe mga tito. So muli, maraming salamat sa inyo ah. Ha? At sana ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Although medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload ng video, pagpasensyahan niyo na. Don't forget to click the notification bell and subscribe. So dumadami na po tayo. Ngayon po ay nasa 15,000 na po ang subscriber ng Tito Mamad Official Vlog. So palaganap lang natin ito, mag-comment lang kayo kung may mga tanong kayo. Ang pinakamaganda, kung meron kayo talaga mga severe na katanungan, tawagan nyo na lang po ako direct. Okay? Direkta po. Ang number ko po is 0915-959-6450. So muli mga tito, maraming salamat and God bless. Peace!